Nasa Sorsogon ngayong araw si Vice President Lenny Robredo para bisitahin ang kanyang mga taga-suporta at mga street vendor beneficiary ng kanyang Angat Buhay program. Tinanong si Robredo, paano raw ba ang magiging kampanya niya laban sa ilegal na droga, lalo't dito sumentro ang Administrasyong Duterte? Nakita natin over the past 5.5 years, sobrang daming namatay. Mm-hmm. Pero ang question, nawala ba? Mm-hmm. Ang sagot, hindi. So sa akin, ang paniniwala ko, pag DDB yung umupo na chair, ang plano niya hindi lang patay. Ang plano niya talagang very comprehensive, heavy on prevention, heavy on rehabilitation. Hinihinga namin ang reaksyon ng Malacanang. Sabi rin ni Robredo na kay President Duterte ang pagpapasya kung papayag siya sa paghihimok ng PDP laban Cusi faction na tumakbong senador sa election 2022. Wala raw itong epekto sa kanila. Kung papala rin naman sa eleksyon, sinabi ni Robredo na bibigyan niya ng malaking papel kung sino man ang mananalong bise. Binisita ni Senator Ping Lacson ng mga tiga Mexico, Pampanga. Nakasama nila online ang kanyang running mate na si Senate President Tito Soto. Sabi ni Lacson, payag siya sa mungkahing sumailalim sa drug testing ang mga presidential aspirants. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakatikim ng droga, kaya call kagad ako dun sa panawagan na mag-drug test. Pero meron pa ako suggestion, hindi dapat naka-schedule, dapat random para mas credible yung drug test. Kasi yung drug test, alam mo, after 72 hours, nagdi-dissipate yan eh. Pwedeng nagdroga ka nung isang linggo, negative ka. Mas maganda, random. Sa paghimok naman kay Pangulong Duterte na tumakbong senador, sinabi ni Lacson na hindi naman ito ipinagbabawal sa saligang batas, kaya nasa Pangulo kung tatakbo siya o hindi. Pinunalang ni Lacson na sa Administrasyong Duterte ay mas lumaki ang national debt o iyong utang ng bansa. Mula sa 5.9 trillion ay mahigit doble raw ang itinaas nito, kaya ito raw ang isa sa kanyang tututukan. Hinihingan pa namin ng reaksyon ang Malacanang. Tumawid sa Quezon City si Manila Mayor Isko Moreno para kausapin ang kanyang mga volunteers mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasama ng alkalde ang kanyang vice presidential candidate na si Dr. Willie Ong at ang kanyang tatlong senatorials. Marami daw sa mga volunteers na ito, mga manggagawa na nagtatrabaho bilang mga contractual employees. Gayunman, hindi raw agad wawakasan ni Mayor Isko ang ENDO o end of contract na matagal nang ipinapanawagan ng mga labor groups at mga manggagawa. Hindi pa raw kasi ito kaya sa ngayon. Ang pangarap natin, siyempre, permanenteng trabaho. Pero marami nagsasarang kumpanya eh. Aanhin mo yung permanenteng trabaho kung wala namang trabaho. Ngayon, sinabi ko yung pangarap natin, 2 years after, 3 years after, bumuti ang ekonomiya, pumanatag ang negosyo, then we start talking about long term. So gusto ko itawid muna ang tao. Namahagi ng tulong si Senador Manny Pacquiao sa Toledo City, Cebu. Binisita roon ni Pacquiao ang mga tricycle driver at operator at nagbigay rin ng gasoline assistance sa 300 tricycle drivers. Sa labas ng Toledo Public Market, sinundan siya ng mga tao hanggang sa loob ng palengke, kaya ang physical distancing hindi na rin nasunod. Tinanong si Pacquiao ng reaksyon niya sa sinabi ni Senador Amy Marcos na nag-uusap sila para maging busy si Pacquiao ni dating Senador Bongbong Marcos. Wala akong planong mag-BP, sinabi ko na yan, decided na ako, tuloy ako. Lalaban tayo para sa kapakanan ng bawat Pilipino, mabigyan ng magandang kinabukasan at maayos natin yung bansa natin na hindi malaganap yung corruption. Hinihingan namin ng pahayag ang kampo ni Marcos. Kinumpirma naman ni Senator Bato de la Rosa na inalok niya ang kanyang slot bilang presidential aspirant kay Davao City Mayor Sara Duterte. Sabi ni De La Rosa, wala pa raw malinaw na sagot si Mayor Sara, pero nakakita raw siya ng pag-asa sa mga mata nito. Nang tinanong kung ang ibig sabihin nun ay bukas ang alkalding tanggapin ang kanyang alok, sinabi ng senador na yes. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ni Mayor Sara. Rafi Tima, Katrina Son, Sanima Refra, Nakatutok, 24 Oras.